Ang mga expressway o arterial high standards highway ay mga limitadong daanan na may mga interchange at walang mga traffic light pati na rin mga intersection para sa mas mabilis na paglalakbay. Ang mga kalsadang ito ay kadalasang kinabibilangan ng mga pasilidad na nangongolekta ng mga toll fee. Ang mga highway na ito ay isang malaking factor para sa paglago at sumasalamin sa pag-unlad ng isang bansa dahil nagbibigay ito ng akses sa iba't ibang pangangailangan. 10 pinakamahabang expressway sa Pilipinas 2023. 10. Naiya Expressway, Naiyaks. Isang 11.6 kilometro, 7.2 na milya, elevated expressway sa Metro Manila, na nag-uugnay sa Skyway sa Ninoy Aquino International Airport. Ito ay ang unang airport expressway sa Pilipinas. Binuksan ito noong September 2016. Binabaybay nito ang mga lungsod ng Pasay at Parañaque. Noong July 17, 2001, inaprubahan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at ng kanyang gabinete ang pagtatayo ng Naiya Expressway, na papanduhan sa pamamagitan ng Japanese Loan Package. Siam, Manila Cavite Expressway. Mula ASEAN na City Parañaque hanggang Kawit Cavite. Isang 14 na kilometro, o 8.7 na milya, controlled access toll expressway na nag-uugnay sa Maynila sa katimugang lalawigan ng Cavite. Sa hilagang dulo nito, dumadaloy ito mula sa Rojas Boulevard sa lungsod ng Parañaque sa Metro Manila. Nag-aalok ang highway na ito ng magandang tanawin ng Manila Bay at ng Manila Skyline. 8. Metro Manila Skyway. Mula Buendia, Makati, hanggang Alabang, Muntinlupa. Isang elevated highway at main expressway sa Metro Manila. Ito ang first fully grade separated highway sa Pilipinas at isa sa pinakamahabang highway o flyover sa mundo na may kabuuang haba na humigit kumulang 39.2 kilometro o 24.4 na milya at may mas maraming planong palawigan ang daanan. Ito ay nag-uugnay sa North at South Luzon Expressways na may access sa Ninoy Aquino International Airport sa pamamagitan ng Naiya Expressway. 7. South Luzon Expressway. Mula Nichols, Pasay City, hanggang Santo Tomas, Batangas. Ang expressway na nag-uugnay sa Metro Manila sa mga lalawigan sa rehiyon ng Calabarzon sa isla ng Luzon. Ang expressway ay may haba na 46.9 na kilometro, o 29.1 milya, na naglalakbay mula sa hilagang dulo sa Magallanes Interchange sa Makati hanggang sa katimugang dulo sa Santo Tomas, Batangas, na nagdudugtong dito sa Southern Tagalog Arterial Road. Ito ay itinuturing na pinakamahalagang imprastruktura na nagsisilbi sa industriyal na lugar ng Calabarzon. Ang South Luzon Expressway ay itinayo noong huling bahagi ng 1960s. 6. Central Luzon Link Expressway. Ito ay nagdudugtong sa Subic-Clark-Tarlac Expressway at Tarlac-Pangasinan-La Union Expressway at sa kasalukuyang ginagawang North Luzon East Expressway sa Kabanatuan. Ang kabuuang haba na humigit kumulang sa 66.4 na kilometro o 41.3 na milya mula Phase 1 hanggang Phase 2 at may mas maraming planong palawigan ang daanan. Ang expressway ay tumatakbo sa direksyong Silangan-Kanluran mula Tarlac City hanggang San Jose, Nueva Ecija. Ang buong ruta ay itinayo bilang isang 4-lane expressway. 5. Tarlac-Pangasinan-La Union Expressway. Mula Tarlac City hanggang Rosario, La Union. Ito ay nag-uugnay sa rehiyon ng gitnang Luzon sa rehiyon ng Ilocos. Mula sa hilagang dulo nito sa Rosario sa La Union hanggang sa timog na dulo nito sa Tarlac City, ang expressway ay may haba na 89.21 kilometro o 55.43 na milya na tumatawid sa iba't ibang lalawigan sa hilagang gitnang Luzon. Nagsimula lamang ang construction noong January 2010. Nagsimulang gumana ang expressway noong October 31, 2013.
Ang huling seksyon mula Pozo Rubio hanggang Rosario ay binuksan sa mga motorista noong July 15, 2020. 4. North Luzon Expressway, East. Mula Commonwealth Avenue, Quezon City, hanggang Tuguegarao City, Cagayan. Isang under-construction 4-lane na may habang 92.1 kilometro o 57.2 na milya, isang long-limited access toll expressway sa rehiyon ng Central Luzon. Ang pagkumpleto ng expressway ay hindi pa matukoy. Ang toll project ay binubuo ng Phase 1 at Phase 2 at bubuo ng mahalagang transport access sa silangang bahagi ng Central Luzon. 3. Subic-Clark-Tarlac Expressway. Mula Subic-Zambales hanggang Hermosa, Bataan. Ang expressway sa rehiyon ng gitnang Luzon ng Pilipinas. Mula sa hilagang dulo nito sa Tarlac City hanggang sa southern terminal nito sa tipo sa Hermosa, Bataan, ito ay nagsisilbing isa sa mga pangunahing expressway sa Luzon na simula noon April 5, 2005. Ito ay isa sa pinakamahabang expressway ng bansa sa 93.77 kilometro o 58.27 na milya. Ang expressway ay itinayo upang magbigay ng mas mahusay na transportation sa pagitan ng Subic Bay Freeport Clark at Central Techno Park sa Tarlac. 2. North Luzon Expressway. Mula Balintawak, Quezon City, hanggang Santa Ynez, Mabalacat, Pampanga. Ang expressway na nag-uugnay sa Metro Manila sa mga lalawigan ng rehiyon ng gitnang Luzon, ito ay may kabuuang haba na 101.8 kilometro o 63.3 na milya at bumibiyahe mula sa hilagang dulo nito sa Santa Ynez Interchange hanggang sa southern terminus nito sa Balintawak Interchange. Ito ay itinayo noong 1960s bilang bahagi ng programa ng pamahalaan na bumuo ng mga lugar na katabi ng Metro Manila. Ito ay sira-sira mula noong huling bahagi ng 1960s. Naging major overhaul ito at isa na itong world-class na highway. 1. Cebu Transaxial Expressway. Ito ay isang iminungkahing apat na lane na 300 kilometro. Kapag natapos, ito ang magiging pinakamahabang expressway ng Pilipinas. Ang expressway ay unang gagawin na may dalawang lane. Maaari din itong matanggal ang karamihan sa mga kalsada sa baybayin ng isla ng Cebu. Binabalikat ng gobyerno ang financing para sa construction, ngunit kapag natapos na, ang operasyon at pagpapanatili ng toll facility ay iaalok sa pribadong sektor sa pamamagitan ng konsesyon, at ito ang magiging unang expressway ng Visayas. At yan ang mga pinakamahabang mga expressway ng Pilipinas ngayon 2023. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat.